festivities, the coronation of our Carnival Queen for 1939. The lovely lady will be crowned by High Commissioner Paul V. McNutt to be assisted by Mayor Juan Pablo Posadas Jr. Ladies and gentlemen of the Commonwealth of the Philippine Islands and friends of the United States of America, let us all admire the beauty and splendor of Miss Philippines 1939, Miss Tarsila Zamora I. Once again, our Carnival Queen, Miss Tarsila Zamora I. Can you imagine? 10 days. 10 days na lang. Magwa 100 years old na si Mama. Oh. Is there a problem? Is there a problem with the caterer? Wala. Okay, but you look worried. Remember, it's just a simple dinner with 10 guests plus you and I. Miss Dahlia, things are never simple when it comes to your family. Ilan ang nag-confirm? Apat pa lang. But I told you to send the invites 3 weeks ago. Ilang beses na nga ako nag-follow up. Si Tingting pa lang ang umoo, and then she's bringing her 2 kids with her. Dapat lang. Hindi kompletong dinner natin kung wala yung dalawang apo ko. And so who's the 4th one? Si Elvin. Oh, Elvin. He's just a token guest from the university. He's not family. Hindi ako nag-imbita sa kanya. Ikaw po yun. Alam mo, ang problema ngayon sa mga tao, they don't know how to RSVP. They don't understand that word. Responde si Bufle. In other words, darating ka ba o hindi? Ay, nako. 10 days na lang. Anyway, 10 days. There's still 10 days. So, relax. Hayaan mo. Magfo-follow up ako the whole day to see kung sino ang dadating. Sa Canada pa rin ata ang panganay mo. Hindi pa tapos yung kanyang retreat sa Calgary? Hindi ko alam eh. She emailed me last week and then she said na pupunta siya ng New York tapos San Francisco. Kaya hindi niya alam kung kailan ang uwi niya sa Pilipinas. Tawagan mo nga. Eh, laging patay ang phone. Wala. Ask Tingting. Lagi niyang kausap yung ate niyang yan. Sige. Oh. How's Rico? Si Bunso. Ma'am, ang Tingting. Hello, Presi. Hello, hello. Kamusta? Ako, pasensya na. Ito pa, sira. Ang dami kasing tao sa harap ng iintay sa'yo. Okay lang. Upo ka na dyan. Nako, ano ba kailangan ni Mommy? It must be so important and top secret that you couldn't even tell me over the phone. Eh, sabi ng Mommy mo sa akin, magpatulong na raw ako sa'yo para mag-confirm na yung dalawang kapatid mo.
Otherwise, she will be forced to cancel the party. Oh, dear. Tsaka, hirap akong kontakin si Ma'am Daisy. As of today, nasa New York siya. Bukas, ilipad siya pa San Francisco. Makakabalik ba siya in time for the party? I'm not sure kasi sabi niya kailangan niya para dumaan ng LA. Pero mabalitaan kita. Yes, please. Tapos pag nag-confirm siya, pakitanong na rin kung meron siyang kasama at kung sino yung plus one niya. Okay, sige, gagawin ko yan. Tatanungin ko na rin si Roger, pero may seminar kasi siya sa Compostela Valley, so medyo mahirap kontakin. Okay. Ang problema ko na lang ngayon, si Ma'am Rica. Ano ka ba? Nandito lang yun sa Manila. Alam ko, pero hindi kasi nasagot yung mga text na tawag ko sa kanya. A traditional business plan takes too much time to write. And the truth of the matter is, most people won't read beyond the first few pages. With lean planning, in just 20 to 30 minutes, you can create a business plan that you can write in just about one page. That's right, just one page. Just focus on making small steps, baby steps towards your goal and reducing your risks of failure. All right? Babe. Uy, babe. Babe. May bisita ka. Hi, Presi. Ma'am Rica. Oh, sit down, please. Sit down, please. Thank you for acknowledging my gender identity. But please, just call me Rica. Pasensya ka na rin, ha? Lagi kitang tinatawag na Sir Rico dati. Naparito ka ba para umkatin ang mapait kong nakaraan? Hindi. Nandito ako kasi hindi mo sinasagot ang mga text at tawag ko sa'yo. Pero Presi, hindi pa klaro naman ang sagot ko na ang sabi ko, pupunta ako sa party kapag si Mommy mismo nag-imbita sa akin ng personal. Eh kasi naman, ano... Sinabi mo ba sa kanya? Oo. Anong sagot niya? Wala eh. Ganon. Eh di wala rin ako sagot sa imbitasyon niya. Ay, tapos... Ay, sakali, Ma'am Rica. Sakali lang. Upo ka muna. Usap muna tayo. Ma'am Rica, please naman. Considering tatlong taon na kayong hindi nagkikita at nag-uusap ng mami mo, hindi ba worth din yung inimbitahan ka niya? At hindi lang ikaw. Pati si Hector. So, you've met my boyfriend. Mabait, friendly, tsaka gwapo. Gusto siyang ma-meet ni Mami? I don't believe it. Hindi man aminin ng Mami mo. Pero miss na miss na niya kayo magkakapatid. Nako. Binibisita nga siya ni Ate Daisy kapag may okasyon eh. At saka, nakikita naman sila ni Ate Tingting sa school. O sige. Ikaw ang miss na miss ng Mami mo talaga. Maniniwala lang ako dun if she'd said that to my face. Ma'am Rica, sasabihin lang yun sa mami mo kung talagang magkaharap na kayong dalawa. Kaya please, sana magpunta ka na. Mag-iisipan ko. Rica,
Pagbigyan na natin si Mami, ha? I'm still thinking about it. Don't pressure me, ate. She's extending an olive branch to you. Take it. Oo nga naman, bunso. Nandiyan ka lang naman sa Manila. If I were you, I'll go. Ay, bakit ikaw hindi ka pa nagko-confirm? Nahihiya kasi ako sa mga high school friends ko na nasa LA. Nakapangako ko sa kanila na papasyalan ko sila next week. Ate, you can see them some other time. I assume that family is more important than them, hindi ba? Wow, pressure. Ano, Lika? Kapag nag-confirm ba si Ate Daisy, magko-confirm ka na din? Wow, pressure times two. Ano nga? Ate, I'm still at 50-50. However, if you're coming to the party, Ate Daisy, it might change to 75-25. Oh, well, I hate to be the party pooper. Sige na nga, I'll be there. Yes, thank you so much, Ate. See you at the party. All right, I need to go. Bye, Ting Ting. Good night, bunso. Bye. She still calls me bunso, Ate Ting. She never calls me Rika. Rika, ano ka ba? Term of endearment ni ate yan sa'yo. And minsan tinatawag niya naman kitang bunso, ha? What's wrong with that? Nothing. But I've been Rika for 3 years and she never calls me via that name. Oh well, at least you have another reason to go to our Lola's birthday bash. Kausapin mo na lang si ate doon. First, please enlighten me, ate. Why are we celebrating our Lola's centennial when we haven't even met her? Si Mommy, she just needs a reason for a family reunion. Obviously. But if I were to hazard a guess, I think she just wants to pay tribute to the woman who started it all. Started what? Our grandmother is the first beauty queen in the family. Si Mommy second lang, si Ate naman third. And you're the fourth, and I'm the fifth and the most recent. That's why our mother called our grandmother Queen Tarsila the first. Oh, nga. Pero dapat yata first and last, kasi wala naman nagmana sa pangalan niya sa atin eh. Correct ka dyan. Pero come to think about it, ate, she never mentions her in detail, no? By the way, Martha, Tarsila, I would like you to meet Congressman Arturo Rodriguez. One of Manila's most eligible bachelors. Buenas noches, señoras. Magandang gabi, señor congresista. Please, just call me Arturo. Arturo. Can I just say it's very much a pleasure to meet Manila's carnival queen. Sila. Nabalitaan mo bang nangyari sa Europa? Naku, pasensya ka na. Hindi kasi ako nagbabasa ng periodiko eh. Sinakop ng Germany ang Poland. Ganun ba? Kaya nagdeklara na rin ng gera ang England at France laban sa diktador na si Adolf Hitler. Parang ang layo naman siguro nila para tayo mag-alala. Pero tsak nakakampihan ng mga Amerikano ang England at France. Siya nga? Problema. Kung samantalahin ng Japan ang gulo at gawin dito sa Asia, ang ginagawa ngayon ng Germany sa Europa. Kapag nagkaganoon, tsak na madadama yung Pilipinas. Yan ang mga bulong-bulungan ng mga kaibigan ko sa U.S. Embassy. Kung ganun ang mangyayari sa atin.
Malamang daw eh, wala nang Manila Carnival sa susunod na taon. Baka matigilan ng tuluyan kung sisiklab ang Second World War. Nakakatakot naman to. Huwag kang mag-alala, Tarsila. Hinding-hindi kita pababayaan. Said 7 and it's 6:55. Paparating na yung mga yon. Eh, nag-confirm ba si Roger at si Daisy at yung plus one nila? Oh my God, I wonder who they're bringing. You know, I hate surprises. I know. Eh, tatlong beses ko nang tinawagan but no reply. They're probably coming alone. You mean we could end up with two vacant seats? I hope not. I don't like this. I wonder who's escorting yung bunso kong Suwail. She's bringing her boyfriend with her. She talaga, ha? Babae na ang anak mo. Kailangan mo nang tanggapin yon. Oo na. Teka, hindi ba sinabi mo that you'll be on your best behavior tonight? Wala pa man, nagtataray ka na. Hayaan mo na ako. Anyway, wala pa naman tao eh. Nandiyan na yung isang she. Tumanda na tayong lahat. Siya, hindi pa siya naglalad-lad. He's not a homosexual. He's asexual. Oh, ano siya? Madre? Hindi, yung panganay mong anak ang madre. Ito mong hip. Oh, hello! Welcome! Hello, Madam Dahlia. Hi, Presi. Hello, sir. You know, you should get an early bird award. It's an honor to be invited to this intimate dinner party, Madam. Of course you would have been invited. We wouldn't miss the vice president of our university to this dinner. Welcome. Look for your name and take a seat. Thank you so much, madam. Thank you. Sir. Thank you, president. Thank you. Good evening, ma'am. Let's go. Yay! Yes, let's go. Okay, Maya, your dress, ha? Now when you smile, can you see your smile? Okay, perfect. Okay, let's go. Guys, I want you to smile for your lola, ha? Can I see your smiles? Perfect, okay, let's go. Maya, is your dress okay? Okay. Alright, guys, let's go. Now when you're so excited. Okay, smile for your lola, ha? Good evening! Hello, Lawin! Hello, Maya! Good evening, Ma'am Presi! Good evening, darling! Good evening, Ma'am! Hi, Presi! Kayo ba mga early birds? Medyo nauna lang po ng konti si Sir Elvin. Hello! Okay, smile, ha? Gusto ko makita yung mga smile. Hello, my babies! Hello, ang tatangkad na nyo. Hi, Mommy. Hello. Oh, hello, Ting Ting. Thank you for coming early. Where's Roger? Actually, he called me and he told me to ask you if he can bring his girlfriend. Galing niya, last minute, ha? Alam mo, Roger, ever so often, he's really very flaky. He's an idiot. Mommy. Kids, let's go to the table. Come please on. Don't badmouth him in front of the kids. It's there, darling. Yeah.
Well, there are one or two seats available. But this is a family affair. And his girlfriend is not family. Neither is Elvin. No offense, Elvin. Naantay kang Tingting. Have you met her? Yes, once. Her name is April. Eh, kamusta naman siya? She's pretty, but she's a little bit young for Roger, but she seems nice enough. Lola, Tita April is very nice and sweet to us. She is smart and funny. I like her for Daddy. Really? Yeah. Okay. She can come. Hi. Mom? Let's go, Mommy. Mom, Tingting. Thank you, Brassy. There you go. Babe. Oh, babe, nabibihis ka na pala. Babe, finishing touches lang tapos na daw ang BS, ha? Kinakabahan ako sa mami mo, babe. Pwede ba ikaw na lang umatin? Babe, gago ka ba? Nahihiya ako eh. Si Miss Universe 1969. At may abi pa na Metro Manila University. Ano ngayon, babe? Isa lang akong barista at college dropout. Tsak, di niya ako magugustuhan. Welcome to the club, babe. Miss ka na. Ka na maarte. Dali! Chop, chop! Good evening. Good evening, darling. Good evening, Roger. This is my girlfriend, April. Good evening po, ma'am. It's a pleasure to meet you. Same here. Maya and Lawin have said very nice things about you. Oh, really? I hope they were not lying. Ah, I'm joking. You're very young. I'm 25. Mm-hmm. Paano ka naman nabola nitong Roger na ito? Excuse me. Come, sit down. Daddy! Go, go, go. Daddy! Daddy! Ah, I miss you. I miss you too, Daddy. Lawin! Lawin! Hi, Maya. Sige na, mupo na kayo. Take your seats. Let's go. Back na. Okay. Go, go. Nako, sa'yo na talaga ang corona. Mommy said the dress code is strictly formal and glamorous. Who am I to refuse? Hi, you must be Hector? Good evening, Miss Tingting. Hello. Tita Rica! You look so lovely tonight, Tita Rica. Oh, thank you, Maya. Just like you, manang-mana kay Tita Rica. Hi, Tita. Hi. Kids, meet my new boyfriend, Hector. Hi, Lawin. Hi, Maya. Hi, Hector. Alika na, balik na sa upuan. Go, 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 go. Good evening, Mommy. Good evening. Nice of you to come. Mommy, meet my new boyfriend and business partner, Hector. Oh, hello, Hector. Good evening, ma'am. Nice to meet Welcome. You. Have a seat. Thank you. How are you, Rika? Hello. Rika, my girlfriend. Oh. Hi, nice hi. Nice to meet you. Rika. Ganyan ba sila ka-sweet sa'yo? Kumusta kayo? Why do you have to rub it in? Alam mo naman kung bakit. I'm just asking. Don't be so defensive. Relax. Hello, Ate Daisy. Bunso! Bunso, bunso? Lagi na lang bunso. Why don't you call me Rika for a change?
It's been almost 5 years since nag-out ako sa transgender. Twice na tayo nagkita and we've been talking to each other since then. Recently ko lang napansin na bunso na lang ang lagi mong tawag sa akin. So please, ate, call me by my name. Rika. Not you, Ate Ting Ting. Paupuin mo muna si Ate Daisy. The party hasn't even started yet. Maya, Lawi, nalika na. Go back to your seats. Forgive me, Ate Daisy. Please, have a seat. Thank you, Rika. Thank you. Did you read the email that Prezi sent you? Yes, Mommy. The attire for tonight was formal and glamorous. But Ma, this is my formal wear. You wear that 24/7. I can hardly call that formal. And definitely, it's not glamorous. Not even for a costume party. I was hoping you'd put on a gown with some cleavage. Sorry to disappoint you. Well, your gowns are still in my room. Why don't you go up? Magpalit ka. No, Ma. I'm leaving. Good night. Ate Daisy! Ate Daisy, saglit lang! Ate! Ate Daisy! Ate Daisy, saglit lang!